Mga ka-taxpayer kong minamahal, welcome po sa ating edition tungkol ho sa mga kooperatiba. Kung may problema po yung kooperatiba ninyo, kulang kayo ng hanap buhay, kulang kayo sa kaalaman sa tax, tama po yung pinili ninyong panoorin. Tumutulong ako sa mga kooperatiba na makakomply sila sa taxation. Because pag na hindi ka nag-comply sa taxation, natanggalan ng kooperatiba ng CTE. Mamaya papaliwanag ko kung ano ang CTE. Magkakaroon ho ng administrative civil liability yung kooperatiba at yung mga board of directors at mga key officials nila ay magkakaroon ho ng criminal liability. So ang objective po sa araw natin, sa araw na to, ipaliwanag ko sa inyo ang CTE para sa kooperatiba. Para ho doon sa mga hindi nakakaintindi kung ano ho ang ibig sabihin ng CTE, ipakikita ko ho sa inyo yung isang example ng CTE. Ito po ay totoong dokumento na galing po sa BIR. Ayan po ang ibig sabihin ng CTE, Certificate of Tax Exemption. Kahit nakarehistro na ho kayo under Republic Act 9520, nire-require pa rin ho kayo ng batas ng kooperatiba at batas ng taxation o yung tax code o cooperative code. Yan yung dalawa eh. Kinumbine. Cooperative code plus tax code kinumbine. So, nire-require ang lahat ng kooperatiba na magkaroon ng Certificate of Tax Exemption. Sa mga hindi nakakabasa ng tax exemption, ina-navigate ko lang kayo ng sandali. Ito ho yung itsura. Ayan, ina-identify kung sino kayo. So, first, and ina-identify. Secondly, ano yung mga privileges ninyo? Ayan ho yun. Yan. Okay, 1 hanggang 8. At tapos may caveat ho dyan. Okay, ire-revoke daw ito pag hindi kayo nag-comply sa mga rules and regulation. So, in-identify, ano yung rules and regulation? Ito ho yun, yung terms and condition. Nasa page 3 ho yan usually. So, gusto ko lang munang i-determine na illegal po ang karamihan ng CTE. Kasi ho, yung nagpirma sa CTE, hindi ho sila mga seso. Pag sinabi hong seso ay career executive service officer. Katulad ko ho, isa ho kong certified public accountant. Pag sinulat ko yung pangalan ko, halimbawa nagsulat ako, Emelino, yan, pag sinulat ko yung pangalan ko, Maestro, CPA. So may CPA ho sa likod sa huling sa apelyido ko na sinisignify na ako ay certified public accountant. Pag ang pangalan ko ay Emelino T. Maestro, walang CPA sa huli, ibig sabihin hindi ako certified public accountant. Ano ba ibig sabihin pag merong CPA sa hulihan ng pangalan ni Emelino T. Maestro? Ibig sabihin binigyan siya ng karapatan ng batas na mag-practice, na kumolekta ng professional fee sa mga taxpayers at sa mga kliyente niya. Pwede siyang gumawa ng trabaho ng CPA. Siya lang ho ang pinayagan. Pero si Emelino T. Maestro na walang CPA ho sa dulo ng pangalan, hindi siya pwedeng maging magtrabaho ng mga trabaho o scope of services ng isang certified public accountant. Ganon din ho sa mga regional director, chief assessment division, chief collection division, chief legal division, at lahat ho ng head of office ng ating government agency. Sa lahat yan, hindi lang ho sa BIR. Pag wala hong seso yung pangalan nila, pumirma sila riyan, wala hong seso sa bandang huli ng pangalan nila, mga illegal ho yung ginagawa nila kasi nire-require ho ng former President Marcos, yung naunang Marcos, itong mga taong to, na mag-rehistro bilang CESO, Career Executive Service Organization. Kaya ho malaki ang graft and corruption sa Pilipinas. Yung mga na ipoposisyon sa head of office,
regional director, chief ng legal, chief ng assessment, chief ng collection, revenue district officer, hindi ho sila mga seso. Dapat ho, hindi nila tinatanggap, number one, yung position kasi hindi sila seso. O pag tinanggap nila yung position, dapat magseso sila within a period of time. Didiscuss ko yan, gagawa ko ng video para dyan, pero kaya nagiging illegal yung cooperative certificate of tax exemption, yung pumirma ay hindi seso, number one. So, ibig sabihin, hindi valid yung CTE. Pag hindi valid yung CTE, kawawa yung kooperatiba kasi may mistake. So, yung kooperatiba magiging taxable. Yun yung sinasabi ko. Second, sabihin natin valid. Ito po, nakasulat dito yung mga terms and condition. At nakakalimutan ng maraming kooperatiba itong terms and condition na to. Number one, pag nagkaroon ho kayo ng changes, eh nasa section 236 ng tax code ho yan, kailan talagang ipaalam sa BIR. So, gagamit ho kayo ng BIR form number 1905. O nga pala, may 1905S na ngayon na gagawan ko rin ng video. Please, mag-like lang kayo, mag-comment kayo. Pero gusto ko mag-like kayo kasi para mabit natin yung FB algorithm. So ngayon, papaliwanag ko sa inyo ano ang bad at benefit noong 1905S. Dahil itong terms and condition na in-execute ng mga regional director ay contrary sa law. Ito ho yung contrary sa law dyan. Itong number one, okay to. Pero yung number 2, number 3, number 4, unlawful ho yan. Unlawful. So, kung kayo po ay membro ng kooperatiba, kailangan sumulat kayo. Walang daldal. Okay, napanood nyo ba yung video ko na bawal dumaldal tungkol sa facts and law yun eh. So, kung gusto nyo panoorin, facts and law, ETM, Google nyo lang, mapapanood nyo yung video yun. So, kayong mga taga-kooperatiba, please, patanggal ninyo yung number 2, number 3, number 4. Gagawa ho kayo ng letter. So, kung hindi nyo kayang gumawa ng letter, lumapit ho kayo sa akin, mga kooperatiba. Handang-handa po tayong tumulong sa mga katulad po ninyo. Alam namin na wala ho kayong time at wala ho kayong capacity, physically or mentally, kung ano man yung capacity na yan, o financially, na labanan, i-correct ang mistakes ng mga taga... Ang tawag ko sa kanila, biro eh. Mga BIR. Biro. Ano yung biro? Bureau of Internal Revenue Officers. Biro. Okay? So, hanggang dito na lang po yung ating video. At panoorin nyo po yung iba ko pang video at yung susunod na video na para sa mga kooperatiba. At paano ho kikita at magiging komportable ang buhay ng mga members ng kooperatiba, i-discuss ko ho yan kasi nandiyan po yan sa batas ng kooperatiba. Dapat maging komportable ang buhay ng members. At panoorin nyo ho yung ease of paying taxes video ko kasi delikado, napaka-delikado yung ibang contents nun. Yung first part available na po. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.